Okay. Next, si ito nagpakulot. Oh, natapos na siya nagpakulot. Oh. Hello, Marites Guadayo. Oh, tapos ka na nagpakulot? Oh, wala kang microphone, hindi kita marinig. Si Marites Guadayo, kanina pa yan nakinig sa atin habang nagpakulot or nagpakulay ng buhok. So, nakikinig sa atin si Marites Guadayo. I don't know kung taga saan to si Marites Guadayo. Oh, yes. Ito? Sino to? Si? Ang pangalan nito naka-orange. Jen. Jen. Hi. Hello Jen. Po. Oh, yes. Okay na po ba? Yes. Oh, anong problema? Okay. Jen. Kasi po, meron po kasi kaming agent ng bahay namin dati sa Cavite. Okay. Nagpahanap po kasi kami sa kanya ng unit noon. Ngayon po, ang nangyari po, nung nahanap na po niya kami ng unit, nung time na yun, wala kaming pang-reservation. Okay. Ngayon, ang sabi niya po, kailangan daw po ma-reserve na yun kasi hinanap daw po namin niya yun para sa amin. Ngayon, stress po kami, pressured na kami kasi wala kaming pang-reserve noon. Ngayon, hanggang sa dumating sa point na sabi niya, papaluwala na lang daw po niya. Okay. Opo, ngayon. Opo, de sa hiya naman namin at kami pinipilit, pumayag na lang din po kami. Na okay. Paluwalan niya yung ano. Opo. After po noon, pagkatapos po ng paluwalan, ayun po, nag-membresure na po siya na maningil. Eh, meron pa po kaming isang problema doon sa isang kinuhanan namin ng lupa na hindi po namin ma-refund. Yun sana yung inaasahan namin na ibabayad sa kanya. Alam naman na po niya yun. So, after, direct to the point. Ano problema? After po noon, ayun po, ipinost niya po kami sa Facebook na kami raw po eh manluloko. Ako raw po eh manluloko with picture ko po. In the first place. Okay, alam mo na yan. Opo. Ang mga nakikipag-usap. First opo. Question, mga ahente ng mga lupa, mga ahente ng mga real property. First, kung ahente kayo, dapat may lisensya kayo. Okay? Opo, kasi, opo. I think yung kausap mong ahente ay ahentehan lang yan. Baka wala kang lisensya yan na real estate broker. Kasi to very broker, you must have sir, opo. Sir, nangyari po kasi yon last 2016 pa. So nawalan kami ng communication sa kanya after noon. Oh. Kaya ipinopost niya kami na maluloko daw kami sa tagal daw po ng after 4 years, hindi daw po namin sila binayaran doon sa pinaluwal niya. Oh. Tapos po, nakikipag-usap pa po ako sa kanya, bigla niya na po akong ipinost. Tapos nag-message pa po siya sa lahat ng mga kamag-anak ko na sinasabi na tinataguan ko raw siya. Simple lang yan. Opo. So yung mga pinost niya laban sa iyo, screenshot mo lahat 'yon. Yung mga messages apa. Sa mga kamag-anak mo, screenshot mo lahat 'yon. Yes po, meron na po. Tapos kung sa tingin mo na violate yung right mo bilang isang tao, yes po. Yung pangalan mo, sinare yung pangalan mo, just in case ha, I'm not saying ito to you. Okay? Affected na rin po kasi pati mga bata eh. Okay, unang gagawin mo is number one, kailangan, nakalagay ba yung pangalan mo sa mga post yes, niya? Yes po, picture po mismo. Picture ko mismo, pangalan. Okay. So, okay, you are properly identified as a victim. Number one, yes. Properly identified. Number two, of course, there's publication kasi nakapost ka sa Facebook. Yes, yes. Publication. Apa. Pangatlo, doon pa lang natin malaman kung yung number one, number two, na-comply na natin, yung pangatlo, kailangan natin i-prove na may mga sinasabi siya na makasama sa'yo. Yes po, meron. At saka, sir, ang ano ko po, ang doubt ko po kasi is pinipilit niya po ako na magbayad na sa kanya nung pinaluwal niya. Willing naman po kami. Ang tanong lang namin, ba't pa siya kailangan mag-post ng ganun? Iba yung issue sa mga utang. Yes, opo. Okay, in the very first place, hindi nga utang yun eh. Kasi nga siya yung nag-volunteer na magbayad doon sa for reservation, which is illegal. Sa mga broker, hindi pwede na sila magbayad doon kasi broker nga sila, hindi naman sila buyer. Okay? So, in fact, their right, their obligation is to protect clients, not to harass clients. Lalo na pa yung walang mga lisensya as a real estate broker. By the way, kung bumili kayo ng mga properties, kailangan nyo i-verify yung mga kausap nyo may lisensya as real estate broker. Otherwise, kolorum yan. Kasi maraming mga nagbebenta ng mga condominium, nagbebenta ng mga lupa, mga kolorum, walang mga lisensya. So, and yung mga walang lisensya, yun pa yung mga harass na mga kliyente. So, klaruhin nyo yan na yung kausap nyo. Yung mga kausap ninyo, at least may lisensya. Second, i-comply nyo lahat yung sinasabi ko, Miss Jen, comply mo lahat yun. Apo. Kompleto mo na lahat yun, you
So mag yung para at least hindi mo makalimutan, isulat mo in Tagalog or in English yung statement of facts or yung chain of events. Paano kayo nakakilala until paano kayo nagkagulo. Okay, apa, apa. Kung may lawyer na malapit sa'yo, wala kang mahanap, call the number sa taas, thanks, then man. Pwede ka makipag-appointment sa akin. Okay? Ay, sige po. Okay, sige po, thank you, Miss Jen. Salamat po. By the way, may know your location, Miss Jen? Sa Bulacan po. Okay, from Bulacan. Jen from Bulacan. Okay, okay, thank you. Yes po. Thank you. God bless. So, ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino sa programang Attorney Mark Tolentino Audio on Demand. For free legal advice, please call me Landline within Metro Manila 7209-6203. I repeat po, 7209-6203. And mobile number natin, pwede kayo mag-text, tumawag, or through Viber or WhatsApp sa 0917-329-5353. I repeat po, 0917-329-5353. And pwede rin kayong tumawag, mag-text or through Viber sa 0932-885-6203. And please follow me sa Facebook page ko natin sa facebook.com/MarkTolentinoLaw and sa YouTube page ko natin sa youtube.com/MarkTolentinoLawBlog. Thank you po for following me and please support all my videos and blogs. Ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino.